Sabi ng mga panatiko ni Gerald Bantag, lahat na lang binintang kay Gerald Bantag. Pero hindi po eh, tingnan niyo po itong balita. Pakinggan po ninyo ang balita. Panibago, alikasyon mo naman kay suspended yung Conchita Bantag. Pakinggan niyo po mga tol. Pinago pa nito ang mga preso na nasa likod at sa Facebook page na bumabati po sa kanya pero may imang nagamay dahil napagkamalan natin. Oo. Oh. Balita na naman ngayon, may panibago na namang pinapatay daw itong si Gerald Bantag. And I mean, may panibago na namang lumabas na balita na di umano'y sa nakalipas, may mga pinapatay pa pala itong si Gerald Bantag. Bukod pa dito kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. O, ituloy po natin. Ang nagduga na malaking umat sa kanya, tinuto ka ni John Consulta. Malapit daw kay suspended Bureau of Prisons Director General Jen Bantag ang bilibig inmate si Roland Villaver na noong 2004 pa raw nagkakilala. Sa eksklusibong pareha ng GMA Integrated News, iniling ni Villaver na itago ang kanyang uma dahil sa panampas sa kanyang kaligtasan. Ito na to. Ito, ang depensa na naman dito ng mga tagapagtanggol ni Gerald Bantag, eh, criminal naman yan, persons deprived of liberty. Bakit yung paniniwalaan yan? Kaya nga nakulong yan dahil masama. Ganun palagi yung argumento nila. Nakakalimutan yata ng mga tao na ito na kahit criminal, kaya sila nakakulong dahil nire-reforma po sila ng ating estado. Wala kasing parusang kamatayan dito, kaya kahit gaano kabigat ang naging kasalanan, sila po ay makukulong at sisikapin ng estadong baguhin. At yan po ay pinamunuan dati ni Gerald Bantag, ang Bureau of Corrections. From the word itself, corrections eh. Kino-correct dapat ang mga nakakulong sa loob, hindi kung ano ang ginagawa. Eh, ang nangyari kasi sa nakalipas ng mga buwan, nalantad sa publiko ang mga pang-aabuso, katiwalian, o di umano nitong si Gerald Bantag, lalong-lalo na yung kanyang mga pagmamalabis sa kanyang katungkulan, sa kanyang mga nasasakupang tauhan, higit sa lahat, sa kabuuan, sa mga nasasakupan niya, pati ang persons deprived of liberty. Ang daming mga kontrobersya. Ano? Nandyan, una, nagkalantad-lantad dahil doon yung pagpapapas lang dito po kay Percy Lapid, kay June Villamor, tapos nahalungkat na ang mga issues ng katiwalian sa loob ng Bucor. Ang pagpapahukay sa isang portion po dyan sa Bureau of Reservation ng isang napakalalim na hukay. At ayon dito kay Gerald Bantag, ito daw po ay para sa kanyang deep diving pool facility. Pero inamin ito ni Secretary Remulla na sa kanya ay sinabi ito ni Gerald Bantag na siya ay nagpapahukay ng treasure. Ano? Tapos nandyan din ang natagpuan kinalauna ng mga hayop katulad ng kabayo, ahas, ang mga kubol na pinapaupahan ng hindi bababa sa 12,000 piso kada buwan, ang mga ilegal na karga na kontrabando, katulad po ng patalim, deadly weapons, firearms, cellular phone, at iba pa. No? Nandiyan din po ang issue ng mga hindi maipaliwanag na kamatayan simula po noong pandemic, nung nanungkulan siya dyan. At ang sinasabi nga po, mahigit po sa 500 ang pumanaw doon. At inamin niya ni Gerald Bantag. Sabi niya sa isang panayam sa kanya sa balita ay mahigit 500. At yan ay nagsimula noong December 2021 hanggang September 2022. O ilan po doon kasalukuyang pinoproseso ni Dr. Raquel Fortun for autopsy. O, pero ngayon itong balita na ito, kakaiba eh. Ano? May panibago na naman na di umano'y pinapatay ito si Gerald Bantag before. Facebook page. Admin siguro ito ang tinutukoy dito. Pakinggan natin patuloy mga tol. Ay ko siyang kaibigan. Masasabi kong plus kami dahil tuwing nag-iayari na ito, bago ako umuwi ng isang city jail, nag-iinuman muna ako. Siya ang nagbabayad. Sino umuwi? Kaya dalawa na muna ang mga bantay. Pati mga bantay. Kwento ni Bilibet, noong taong 2020, nang maasahin si Bantag sa Bilibet, galit na ganit daw ito sa mga nasa likod ng Facebook page
niya ni Yun na Pilipin dahil sa mga patikos na pinupukod laban sa kanyang pamumuno. Noong Nobyembre ng taong yun, nagpusap daw sila ni Bantag at may ibinabang putos. May saksyon niya sa akin. Lahat ng nakipag-ugnayan dun sa Yun na Pilipin. Tapos yun. Para hindi na pamaresta. Di ba? Parang ang buhay dito kay Gerald Bantag, kung totoo na naman itong sinasabi ng whistleblower na ito, na isang person's deprived of liberty, ay walang kwenta-kwenta. Parang lamok lamang o langaw. Nakapagka nakita natin, ang ginagawa po natin, pinapatay po natin, di ba? Ganun ang mga lamok eh. Pag nakita mo sa katawan mong dumapo, tatapikin mo para mapatay. Pagka ang langaw, bubugawin mo. Paggamitan mo ng mga mosquito fly killers para lamang hindi sila manatili sa ating paligid. Parang ganun ang treatment nitong si Gerald Bantag kung totoo itong sinasabi ng persons deprived of liberty sa mga tao. Na kapag hindi niya gusto, ay ipapapatay niya na lamang. Ang nakatatawa dito, puro utos. Dapat siya na lamang gumawa. Nang papahamak pa ng tao, ng mga tauhan niya, iutusan niya para lamang sa kanyang sariling interest. Hindi ko sinasabing totoo ito ngayon, ha? Pero itong nilalaman ng balita, ito po ay hindi ko lamang maipakita sa inyo ng buo kasi naka-cellphone tayo. Pero pineplay ko po sa iPad ng aking anak. Balita po ito sa GMA News. 6 na oras ang nakalilipas. Sabi po dito, Bantag, pinatumba umano ang mga preso sa likod ng FB page na bumabatikos sa kanya. O yan po ang balita sa 24 oras. O tuloy pa natin mga tol. Pagdating ng PDG, pag salita yan, meron balihin. Mag-i-parting yan sa'yo. Ang utos nito, pinalawang palang puno sa kanya ng Deputy Security Officer at si Superintendent Ricardo Zulueta. Nag-tips o tumawag yata sa akin siya, si Sir Sabieta, na may tao dyan sa'yo na ano, ang sabi nila sila yung bilibid. Kaya sa'yo, nung binigay sa akin yung pangalan, sabi ko, ano, anong gusto niyo gawin sa'yo? Sabi sa'yo, tapusin niyo. Aminado si Villamil na nahirapan siyang kumpinsihin ang kanyang mga tao na isagawa ang utos dahil kapag nila ang ipinakatumpa. May mga tao ako doon na pinagusan. Ayaw sana sa mga sabi ko naman sa mga tao, kailangan natin gawin dahil kung hindi, baka tayo malagay sa mga kailangan natin mabuhay. Tinaan ko lang sila ng plastic, tapos linagay sa mukha, pinatangtang ko. Hindi ko alam kung sino na nila ang mga poses, yung sinabi ko. Ano ba? Talagang ano? Usong-uso yung panunupot eh. Siguro itong mga tao na ito mahilig manood ng Blacklist. Alam niyo yung Blacklist, yung pelikula na sa Netflix na series. Nasa season 10 na ngayon, palabas na ang season 10 ngayong taon na ito, no? Ilalabas po nila. Doon usong-uso yung panunupot eh. Paplastikan yung tao sa kapapatayan. Ganun yung ginagawa nitong mga persons deprived of liberty na ito sa kapwa nila PDL dahil napipilitan silang sundin ang utos mula dito kay Gerald Bantag na pinapadaan sa kanyang pinagkakatiwalaan na sa Ricardo Zulueta. Ayon ito dito sa pagbubulgar ngayon itong persons deprived of liberty. Pero hindi siya nagpakita ng mukha kasi natatakot siya. Tuloy natin. Plastic. Pero ang mga unang tatlo hanggang apat na pinag-inilaan mga nasa likod ng Facebook page at itinumba ng grupo ni Villamil, bawang mistaken message. Excuse me. Matalipas ng ilang araw na nalaman namin, hindi naman pala yung sila yung Villamil. Oh, yun ang masakit. Hanggang sa October 2021. Yun ang masakit na katotohanan. Meri mo, itinumba tapos hindi naman pala yun yung kanilang target. Oh, yun ang napakahirap doon. Pinapatay mo na, tapos mali pa pala yung napatay mo. Talaga nga naman. Natumbog na ang tunay gulong nasa likod
video ng Philippine Facebook page. Kasi PBL, Noel, Paco, mayroong ibang grupo ng ano, ang nagpatumpa rito. Nagkaroon lang daw na nakasalong si Binagayan na magsalita tungkol dito. Ngayon, wala na sa pwesto si Bantag. Mulang New York, dinala na sa NBI si Binagayan at apat din mga videos na nasa likod ng pagpatay. Kinuhanan na rin sila ng pahayag ng NBI karapakan ng mga abogado mula sa Public Attorney's Office. Sinisikap pa rin namin kulit ng panig ni Bantag at Zerueta. There's a crime committed and the prosecution should be sued. The proper case should be filed. Kailangan dyan, gawin ang NBI ng tabakan nito. File the case. It's a warrant that it is... Ang nagsasalita si Secretary Raymond Yan. Ngayong hawak na ng NBI ang sworn statement ni PDL Villaver at apat din pa mga PDLs na walang sampot sa pagpatay sa mga nasa likod ng Bio na Pilipin. Magsisimulan na pangalan sa mga kahente na mga ebidensya para ma-validate ang kanilang mga statement. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Okay, salamat John Consulta mula sa GMA News. O ganon ang kwento ngayon mga tol. Panibagong kontrobersiya laban kay Gerald Bantag. At another killing na naman ito. Tapos itong mga panatiko ni Gerald Bantag, bulag na bulag sa katotohanan. Lagi nilang sinasabi ngayon, gawa-gawa lamang yan ni Secretary Remulla, ni Gregorio Katapang dahil gusto nilang mapaalis itong si Gerald Bantag. Alam nyo, kung bubuksan nyo lamang ang isipan ninyo, tingin ko, hindi nyo man kagalitan si Bantag, pero hindi nyo siya kakampihan dapat eh. Ano? Kasi, halatang-halatado na yung mga nangyari. Pare-parehas na yung sistema. Kung ito lahat, tanim lamang, sa tingin nyo ba, maiimbento yan ng mga otoridad? Yung ganyang mga pagkakataon, napakarami na. At kaugnay din ng kaso nitong si Bantag, sinasabi ni General Katapang na maaaring ngayong linggo o sa susunod na linggo, sasampahan na po nila ng kasong panibago. Ito pong si Gerald Bantag. Ang panibagong kaso naman nakakaharapin itong si Gerald Bantag ay plunder. Alam nyo ba kung ano ang plunder? Ito po yung paglabag sa ating batas ng isang public official kung saan siya po ay nagkamal ng kayamanan nang hindi po bababa sa halagang 50 million pesos. Whether ito po ay isang transaksyon o magkakaibang transaksyon pero naipon kaya umabot po ng at least 50 million pesos. Yan po ay mababasa ninyo sa Republic Act 7080. I hope hindi ako nagkamali sa pagkakaalala ko. At may kaparusahan po iyan ng pagkakakulong na life imprisonment. Oh, likas po na masama yan. Kasi pag nanakaw, iyan sa kaban ng bayan. Eh bakit ba nagkaroon ng posibilidad na maaaring masampahan ng kasong plunder? Ito pong si Gerald Bantag. Yan po ay may kaugnayan sa modernization ng Bureau of Corrections. At ang pondo pong inilaan dito ng ating gobyerno, kada penal facility, ay hindi po bababa sa 300 milyong piso. At ayon po sa pag-iimbestiga ng bagong pamunuan ng Bureau of Corrections, ito pong si Gerald Bantag ay nakapagbayad na doon po sa mga proyekto ng 95% paid. Samantala ang nagagawa pa lamang umano ay nasa 60 to 65%. Kaya meron pong nawawalang 30 to 35% na halaga. At kapag kayan po ay inipon sa ating pagtototal sa tatlong penal facilities, sambit ni Gregorio Katapang sa Pesa Iwahig, sa Leyte at Dabaw yata iyon, abot po yan sa more or less 300 million pesos. Kasi pagpalagay nyo, sa 300 million pesos, merong 30% na nawala. E di nasa 30 million pesos yon times 3. E di nasa 90 million pesos. O diba, lagpas doon sa
ceiling na ating pinag-uusapan kanina na at least 50 million pesos, eh pwede ka nang makasuha ng kasong murdero. O, yan po yung mga pangyayari dyan, mga tol. Kaya, sana buksan na ang isipan ng mga kababayan po natin dito. Hindi naman namin kayo hinihimok na kumampi sa amin. Ano, kung talagang kayo ay kakampi nyo yan si Bantag, pero palawakin ninyo ang inyong mga isipan. Huwag kayong basta manonood ng manonood lamang sa mga vlogger na ang kanilang mga opinion ay binabase lamang sa kanilang mga sariling pananaw. Sa bagay, ganun naman talaga ang opinion. Nakabase po sa ating pananaw. Pero dapat, kung ikaw ay magbabase sa ating pananaw, meron kang mga pinaghuhugutan. Dapat ang mga pinaghuhugutan ng iyong opinion, katotohanan. Eh nakikita na nga po natin, kaliwat kanan na ang ebidensya laban dyan sa hinahangaan ninyo. Kampi pa kayo ng kampi, tapos nag-aasal, malahayo pa kayo sa pagko-comment sa mga pages na hindi nyo naman pag-aari. Nakikidayo na nga lang kayo, kayo pa yung mga asal hayop kung masta. Buti na lamang ako, binablock ko na itong mga BTS na ito sa page natin eh.